Casimero, gulat, hindi makapaniwala. Tapales, meron na akong access, hindi na ako pwedeng maliitin. Ito ang pag-usapan natin. Pero bago ang lahat, pag-subscribe po ng channel ko. Huwag niyo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kayong una sa balita. Mabagat na laban ang aasahan. Balita sa mga pambato na isasalang. Pasabog na video, lahat yan nandito. Minyo Cruz TV ang iyong paborito. Pag-usapan niya po natin mga kaboxing, ayon naman sa sinabi ni Marlon Tapales sa nag-interview sa kanya. Ayon kay MP President Sean Gibbons na magbabakasyan daw muna si Marlon Tapales sa Japan kasama ang kanyang pamilya bago bumalik sa pagtitraining. At sigurado daw na manonood ito sa paparating na laban ni Stephen Fulton at ni Japanese monster Noya Inoue. At natanong din ito kung gusto niyang makalaban kung sino ang mananalo kay Fulton at Inoue. Sagot nga ni Marlon Tapales na okay sa kanya dahil big dream daw ito para sa kanya. At nagbigay din ito ng mensahe kay Fulton at Inoue. Kung nanonood daw sila ngayon ay gusto niyang sabihin na nandito na siya at siya na ang kampyon. Kaya naman meron na siyang access na labanan kung sino ang mananalo sa dalawa. Samantalang kahapon nga ay nanood si Quadro Alas sa laban ni Marlon Tapales kontra Ahmad Aliyev. Ay sinabi nito na talo na daw si Tapales, bagamat bigla nga itong nagulat ng manalo si Tapales. Pero binati naman ito si Tapales sa kanyang pagkapanalo. Ito nga at pakinggan natin mga kaboxing. Wala guys, talo guys, talo. Talo yung ano natin. Kaibigan, sayang. Wala, magod siya nanumbag. Manumbag siya, madaong siya eh. Eh, kaya rin kayong kontra ba? Maigo niya, mahal na ako. Mahal na kontra yung Japan lagi, mahal na dahil ba? Panalo na sa Tapales. Lo, panalo daw. Wala eh. Panalo ba? Dawag man daw. Dawag. Nanalo pa? Congrats! Oh, okay na yan, panalo. Important, nanalo. May maganda din kasi si Tapales na, no, na... Ayun, congrats kay Marlon, nanalo pa siya. May isa-isa lang siya, pero yung tama niya, so, ano, sulit. Pero yung kalaban, maraming suntok, pero hindi naman masyadong pagkakatama.